Henesis, Kabanata 48. Pagkatapos sa mga bagay na ito, sinabi kay Jose, "Ang iyong ama ay may sakit." Kaya't isinama niya ang kanyang dalawang anak, sina Manases at Ephraim. Nang sabihin kay Jacob, narito, "Pinuntahan ka ng anak mong si Jose." Siya ay nagpalakas at umupo sa higaan. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagpakita sa akin sa lus, sa lupain ng Kanaan at binasbasan ako. At sinabi sa akin, palalaguin at pararamihin kita at gagawin kitang isang kapisanan ng mga bayan at ibibigay ko ang lupain ito sa iyong binhi pagkamatay mo bilang isang pag-aari magpakailanman. Kaya't akin na ngayon ang dalawa mong anak na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto bago ako pumarito sa iyo, sina Ephraim at Manases, gaya ni na Ruben at Simeon. Ang iyong mga anak na ipinanganak pagkaraan nila ay magiging iyo. Sila'y tatawagin sa kanilang mana ayon sa pangalan ng kanilang mga kapatid. Sabagkat nang ako'y dumating mula sa Padan, si Raquel ay namatay sa lupain ng Kanaan sa daan nang malapit nang makarating sa Ephrata. At inilibing ko siya roon sa daan ng Ephrata na siya ring Bethlehem. Nang nakita ni Israel ang mga anak ni Jose, ay sinabi niya, "Sino-sino ang mga ito?" Sinabi ni Jose sa kanyang ama, "Sila'y aking mga anak na ibinigay ng Diyos sa akin dito." Kanyang sinabi, "Dalhin mo sila sa akin at sila'y aking babasbasan." Ang mga mata nga ni Israel ay malabo na dahil sa katandaan at hindi na siya makakita. Kanyang hinagkan sila at niyakap. Sinabi ni Israel kay Jose, "Hindi ko akalain makikita ko pa ang iyong mukha at ngayon ay pinakita rin sa akin ng Diyos ang iyong binhi." Sila'y inalis ni Jose mula sa kanyang mga tuhod at iniyuko ang kanyang mukha sa lupa. Kapwa sila dinala ni Jose, si Ephraim sa kanyang kanang kamay patungo sa kaliwang panig ni Israel at si Manases sa kanyang kaliwang kamay patungo sa kanang panig ni Israel. At kanyang nilapit sila sa kanya. Iniunat ni Israel ang kanyang kanang kamay at ipinatong sa ulo ni Ephraim na siyang bunso at ang kanyang kaliwang kamay sa ulo ni Manases na pinag-cross ang kanyang mga kamay sapagkat si Manases ang panganay. Kanyang binasbasan si Jose at sinabi, "Ang Diyos na nasa harapan niya ay lumakad ang aking mga ninuno na sina Abraham at Isaac. Ang Diyos na naging pastol ko simula nang ako'y ipanganak hanggang sa araw na ito. Ang anghel na tumubos sa akin sa bawat kasamaan, naway pagpalain niya ang mga batang ito at tawagin nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng aking mga magulang na sina Abraham at Isaac at naway dumami sila sa ibabaw ng lupa." Nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Ephraim, ito ay naging masama sa kanyang paningin. Kaya't hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama upang ilipat mula sa ulo ni Ephraim tungo sa ulo ni Manases. At sinabi ni Jose sa kanyang ama, "Hindi ganyan, ama ko. Yamang ang isang ito ang panganay
ipatong mo ang iyong kanang kamay sa kanyang ulo. Subalit, tumanggi ang kanyang ama. Nalalaman ko, anak. Nalalaman ko. Siya man ay magiging isang bayan. At siya man ay magiging dakila. Subalit, ang kanyang kapatid na mas bata ay magiging higit na dakila kaysa kanya. At ang kanyang binhi ay magiging napakaraming mga bansa. Kaya kanyang binasbasan sila sa araw na iyon na sinasabi, sa pamamagitan mo ang Israel ay magpapala, na magsasabi, gawing kanawa ng Diyos na gaya ni Ephraim at gaya ni Manases. At sinabi ni Israel kay Jose, ako'y malapit ng mamatay, ngunit ang Diyos ay lagi ninyong kasama. Ibabalik kayong muli sa lupain ng inyong mga ninuno. Bukod dito'y bibigyan kita ng 1,000 ng bundok na higit kaysa inyong mga kapatid. Nakinuha ko sa pamagitan ng tabak at busog sa kamay ng mga Amoreyo. Genesis, Kabanata 48 mula sa Ang Biblia 2001, copyright by Philippine Bible Society.